So welcome back mga kabutingting sa ating YouTube channel. So sa araw na to mga kabutingting ay ipapakita namin sa inyo yung magiging pwesto ng ating flyer slot ng ating mga future na kalapate dito sa atin. Then mamaya ipapakita ko din sa inyo yung mga anak ni Aliana at ni Cardo dahil malalaki na sila, kitang kita na yung mga kulay, then visual opalay na talaga yung dalawa sa mga anak nila. So tara, samahan nyo kaming silipin sila. So tara mga kabutingting at tingnan natin yung magiging pwesto ng ating flyer slot dito. So ito, ipapakita ko sa inyo. So ayan mga kabutingting, meron na tayo isang kulungan dito ng kalapate. So ito, lumang kulungan ko to. At ginawa ko to dati pa. So matandang matanda na tong kulungan na to. Matanda pa sa mga anak ko, no, mga kabutingting. Ginawa ko to after kong graduate 2011. Yun, so 2011 nga yun. Then nag-abroad ako ng 2012, bumalik ako 2015. Buhay pa, ayan o, so medyo nabulok na nga lang kasi syempre naiwanan natin ng 3 years, nag-abroad nga tayo. Then pagbalik ko, skeleton na lang siya, yung harapan na lang yung buo, wala nang bubong. Ayan o, so nasira yung bubong. Then nasira na rin yung ibang kawayan sa gilid. So yung bubong niya kaya nasira kasi ano, sawali, ayan o, yung bubong ng kubo. Kung nakakita na kayo ng bubong ng kubo, ganun yung ginawa natin. So bahay kubo style itong ginawa nating kulungan dati. So ganyan nga yung mga kulungan natin doon sa mga kalapati nating pambahay na kailangan batuin ng chinelas para rumonda. So eto, ganyan yung mga kulungan natin dati. So eto, hindi na natin to gagamitin sa ating mga magiging pangarera. Siyempre iba yung bahay ng mga pangarera natin eh. So hindi kailangan ganito. Pero i-restore siguro natin to. Baka mag-alaga tayo ng off-color na pang-display, no? Para may pang-display tayo mga off-color dito sa atin. At i-restore natin to. Okay, so hindi ito yung magiging flyers loft natin, pero ito, dito mga kabutingting, dito tayo gagawa ng ating flyers loft. Yan. So ito mga kabutingting, doon tayo gagawa ng flyers loft. Ayan, so kung nakikita nyo yung puno na malunggay na yan, ay tatanggalin natin yan, no? Puputulin ko to. Then napakalahatiin natin, siguro titira ko hanggang dito mga kabutingting, para nang tumubo pa rin yung dahon niya, mapakinabangan pa rin natin yung dahon. So yung dahon lang naman yung mahalaga, kahit na hindi siya ganyang kalabong, basta meron pa rin dahon na tumutubo, pwede na yun. So hindi natin tatanggalin ang buo, sayang kasi. Then meron pa tayo isang malunggay kasi, ayan, so magkatabi naman sila. At itong isa, hindi na ito makakasanggabal dun sa gagawin natin flyers loft. Then dito nga yung ating magiging flyers loft, akit ako para makita nyo na mabuti magiging pwesto. Akit lang ako. Okay. So eto mga kabutingting, no, dito tayo gagawa ng flyers loft. So etong tubo na to, kung nakikita yung tubo na yan, eto yung magiging pinaka-flooring ng kulungan natin. So medyo may kataasan yung gagawin natin flyers loft kasi may advantage yung nakaangat yung kulungan o yung mga flyers loft kasi mas mabilis makapagpauwi at mabilis makapagpapasok ng mga kalapate. So itataas natin hanggang dito. Yan. So kapag ka dumating na yung sahod natin sa YouTube, no, kapag may konting budget na tayo, siguro simulan na natin yung flyers loft natin dito. So dito kasi yung pinakamaganda eh. Naghanap ako ng magandang pwesto dito sa amin. Kaya lang wala akong ibang makita kung hindi dito na lang sa pinakadulo ng bakura namin, no. So eto, dito maganda dito kasi pag nandito kayo sa taas, kitang kita nyo kasi wala masyadong katabi mataas na bahay. May matataas pero medyo may kalayuan pa, no. So kapag matanggal natin itong puno na to, at ayang punong, itong mga puno na to, kapag naalis natin yung mga yan, so liliwanag dito, de kitang kita nga yung paligid, no, yung kalangitan natin dito, kitang kita yung ating flyers loft pagka dito natin pinesto. So akit ako dito, then napapakita ko sa inyo yung view dito sa taas. So napakaganda ng view dito para sa mga flyers na kalapate. So akit lang ako. So tara, ipapakita ko sa inyo yung view dito sa taas mga kabutingting. Tara! So eto nga mga kabutingting, nandito na tayo sa ating gagawing flyers loft, no? Nandito na tayo sa bubong. Yan, so eto yung magiging view ng ating magiging loft dito sa taas. So ayan, napakaganda, napakalawak, no? Wala tayong masyadong katabi. Then eto nga lang yung nakaharang sa atin, etong puno ng malunggay.
Then tatanggalin naman natin 'to, no, puputulin natin yung kalahati. Kailangan lang naman natin dito yung mga dahon. Hindi natin kailangan palabungin ng ganyang kataas 'yan. Then yung puno na lang ng mangga na hindi naman storbo kasi wala naman sa ilalim ng puno ng mangga yung gagawin natin kulungan. At dito naman banda yung gagawin natin, no. So dito nga natin ilalagay yung maging loft natin. Tayo, so napakaganda ng view dito, mga kabutingting. Kitang-kita kaagad ng mga magiging kalapati natin yung loft nila. Yan, no? So wala tayong katabing bahay dito. So yung mga bahay na matataas, medyo malayo pa din, malawak pa yung lugar natin dito, yung bakura natin. Makalat nga lang, ayun, ang daming sirang laruan. So hindi, mga sirang kotse to na pinagagawa dito sa talyar dahil may umuupang talyar sa amin. Yan, so dito nila nilalagay yung mga hindi pa nagagawang kotse. So hindi ko lang alam kung kaya pa nilang gawin yung mga gantong itsurang kotse. So eto, mga kabutingting, no, tingnan natin. Ayan, no, so malayo pa yung mga bahay. So ito lang talaga malunggay na harangan, eh. Pero dito banda. Yan. So yan, pagka nawala itong malunggay na to, imagine nyo na lang nawala itong malunggay na to, kitang-kita hanggang dun. So ayan, malayo pa yung mga bahay. So hindi tayo mababla, no? Kitang-kita ka agad ng mga kalapati natin yung maging loft natin dito sa taas. So yun, dun banda yung daan, sa harap banda ron yung harapan natin ng bahay. So kita pa rin, dahil mataas naman ang lipad ng kalapate, malalagpasan niyang mga puno na yan. So kitang-kita pa rin yung maging loft natin dito. Okay, so magandang maganda yung magiging viewing nila dito. Lalo na dito, sa umaga, mga kabutingting, ay dito nag-uumpisa yung araw natin sa umaga ng alas 7, no? 6:30, mataas dyan yung araw. Sa pool yung ating magiging loft dito. Maganda yung sikat ng araw para sa kalapate, lalo na yung sikat sa umaga, no? Kahit sa tao naman, maganda yung sikat ng araw pagka umaga pa. Then sa tanghali, medyo maliliman ng konti dahil nga meron tayong puno dito ng mangga. Yun. So ayan, napakaganda na magiging view natin dito. So sana ay dumating na yung ating Google AdSense pin para makagawa na rin tayo ng ating lofts natin dito. So maganda-maganda yung magiging loft natin. Lalagyan natin ang tambayan dito para nun lagi tayo dito makagawa ng video kasama yung magiging mga kalapati natin. Okay, so tara, ipapakita ko naman sa inyo yung mga anak ni Cardo at Aliana, yung ating isang opaline pair. Tingnan natin yung mga anak nila, napakaganda. Tara! Okay, so eto, nandito na nga tayo sa ating breeding cage ng ating mga alagang African lovers. Then, nandito nga yung ating mga ibon, no, yung mga anak ni Cardo at ni Aliana. So, kunin muna natin para makita natin kung gaano nakalaki at yung itsura nila, no, sa mga napakaganda mga inakay. Itong mga inakay natin galing dito sa ating ibon na to. So, eto, malalaki na, oh. Pongka ng mga ulo. Orange ang mga opaline natin. Napakagandang tignan. So sayang talaga yung kapatid nila na white pig, eh. Di nag-survive. Malaki na rin sana yun ngayon. So ito na lang muna. Okay na rin to. Tatlo, no? Hindi masama. Not bad, no? Tatlo, eh. Ayan. Oh. Ayun, kumapit sa isa. So, labas natin. Para nun, makita natin ang mas maliwanag. Ayan. So lagay muna natin dito. Kuha lang ako ng puwan. Yan. So, eto, mga kabutingting, oh. So, tingnan nyo kung gaano kaganda yung mga anak ni Cardo at ni Aliana. Medyo against the light yata tayo. Hanap ako ng magandang pwesto. Yun. So, eto, tingnan nyo yung isa nating inakay dito. Ang laki na, oh. Ang tawag dito ay green clarified opaline. Wow! Yan, oh. So, pongka na pongka, no? Orange yung ulo niya. Then, naging clear-pied kasi yung tatay niya, clear-pied, eh. So, okay lang yan. Pwede natin gawing stock bird to, no? Pwede natin na pamaturin na lang to, gawin nating future breeder, no? Yan. So, yung iba kasi hindi nila gusto yung mga clear-pied. Pero ito, ang ganda naman, lalo na sa green. Maganda yung clear-pied sa green. Tingkad nung pagka kulay niya, light green, no? Kala mo, dilute, eh. Pero, green lang siya, green-pied, eh, no? So, green clear-pied opaline tong isa. Napakaganda ng ibon yan, oh. Ganda, oh. So, eto, isa pa nating visual. Yan, eto, mas pongka ng ulo nitong isa to kasi visual na solid, eh. Wow! Solid opaline tong isa. Then, hindi pa tayo ganun ka-sure kung U-wing siya. Focus natin sa maliwanag. Ayan. So, ayan, mga kabutingting, oh. Hindi pa ako ganun ka-sure kung U-wing siya. Pero palagay ko, U-wing na to. Antayin pa natin ng konti. Siguro mga 5 days pa, kitang-kita na yung kulay ng pakpak nito.
Pero solid, solid opaline siya mga kabutingting. You know, so ayan yung kuko niya oh. So yung kuko niya ay itim na itim yung kuko, you know. So kasing itim ng budhi nung iba. Hindi joke lang. Ayan, so napaka-solid nung pag-opaline nito. Tingnan niyo na may ulo. Alam mo kamatis na hinug na hinug eh. Orange na orange yung ulo, din napakalinis. So tingnan niyo mga kabutingting. Walang kahit na anong kulay black sa mukha, no? Orange lang talaga. Alam mo pongka, no? Gandang ibon. So sana ewing na to, no? Kasi ewing yung tatay niya, blue clarified ewing split opa. So sana naging ewing tong isa na to. Yung ating isang visual opa. So dalawa na nga yung visual natin dito mga kabutingting. At itong isa hindi to visual opa line eh, ayan, no? So tingnan niyo sa dulo ng buntot. Ayun, may nakikita pa kayo, nag-iisang kulay parang blue. Yan. So kapag yung may kulay yung rampa na ganyan, eh negative na sa opaline. Pero ewing to, ayan, no? So green clarified ewing yung isa natin. Split opa if cock, no? Kung maging kakangender nito, automatic split opaline kasi nanay niya ay visual opa. Yan, no? So maganda rin, no? Kahit na hindi siya naging visual opaline, ganda pa rin ang ibon natin. So, padami lang tayo ng padami ng ibon dito. Dahil konti pa lang naman yung ibon natin, mag-iipon tayo na mag-iipon. Para nun sa mga susunod na panahon pa, ay makapag-bird pa tayo, no? So, sa 31 nga, pag-bird natin, yung blue opaline natin, napakagandang blue opaline. At saka yung kapatid ni Biaki na par blue, pang hand feed. So, itong tatlo na to, i-stock ko lang muna sa ating flight cage, no? Stock lang muna natin tong tatlo na to. Paparamihin natin yung lahi ni Cardo at ni Aliana. So, napakaganda. O, tignan nyo naman, no? Yan, no? Quality yung opa natin dito. Ay, natakot sa motor. Yan. Then, ito gustong-gusto ko rin tong kulay nito, oh. Green clarified opa line, no? Ito yung dalawang opa natin. Galing kay Cardo at kay Aliana. Yan. Gagandang ibon. Okay, so itong isa na to sana mag-cock. Pero kung mag-hen man, okay lang. Stock natin doon sa ating flight cage. Okay, so yun lang muna for today mga kabutingting. At mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Andre Busa, kay Zenny Mark Jaime. Shoutout din tayo kay Lance Torres, kay Backyard TV. Shoutout din tayo kay Julie Lara ng Tondo. Shoutout din tayo sa Fish Ventures and Lemon from Candapa, Pampanga. Shoutout din tayo kay Prince Carl Gomez from Pampanga. Shoutout din kay Jepoy Dimanlig, kay Simon David Cedo. Shoutout din tayo kay Mark Neo Dizon. Shoutout din tayo sa AE Mini Avery from Lipa, Batanga. Shoutout din tayo kay Aaron De Leon. Shoutout din tayo kay Carlito Amado from Montalban. Shoutout din kay Mark Daniel, kay Ivan Celestino. Shoutout din tayo kay Sandy Pineda from Makabebe. Shoutout din tayo kay Cardonel Pandakan Freefly. Shoutout din tayo kay Edmar TV from Tansa Nabotas. Shoutout din tayo kay Michael Angelo David from San Fernando, Pampanga. Shoutout din tayo kay June Delim from Cebu City. Shoutout din tayo kay Mark Joby Manara, kay Donancy Cruz. Shoutout din tayo kay Kyle Russell Santos from Montilupa. Shoutout din tayo sa biyahe ni Jeff. Shoutout din tayo kay Melvin Bianson. Shoutout din tayo kay Gina Pambid. Shoutout din tayo kay Erson Birds Habi. At shoutout din tayo kay Ian Kobe Manalili from San Fernando, Pampanga. So maraming salamat mga kabutingting sa suporta nyo sa ating YouTube channel. At sana'y may natutunan na kayo sa ating video for today. So kung gusto mo pa ng ganitong mga video, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Butingting Sweeney Avery, at yung ating official Facebook group, Daddy Butingting Sweeney Avery FB Group Community, para kahit nasa Facebook pa ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload na namin. So yun lang muna for today mga kabutingting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.